Yan ang matter na yun. Hindi man tayong termistor na eyesight. Hindi na nagpapamission kaya hindi gumana yung unit. Sasarado na namin. Mga boss, shout out sa inyong lahat at magandang araw na naman sa atin. Ayan. Gagawa na naman tayo ng video ngayon kasi meron na naman tayong i-check na aircon dahil hindi na naman gumagana yung kanyang unit. Tiningnan namin sa baba, mayroong problema yung kanyang controller, nagbi-blink. Papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung kanyang error doon sa baba. Ngayon, bago tayo mag-umpisa sa video, shoutout muna sa lahat ng aming follower dyan, saka sa mga subscriber at patuloy na tumatangkilik sa aming mga video. Kung may mga oras kayo, pakishare naman ng aming video at pakilike na rin at pakihit ng notification bell dyan para updated kayo sa mga video namin gagawin about sa mga pagre-repair ng mga aircon. Pero bago natin ituloy ang video, i-intro muna natin. Ngayon, nandito tayo ngayon sa kanyang outdoor. Kung mapapansin nyo, binuksan na namin yung kanyang unit, yung kanyang condenser. Yung tatak ng unit na to, Daikin. Yung refrigerant niya, R22. 5TR po yung compressor nito. Mapapansin nyo, ito yung kanyang board. Ito yung magnetic contactor. Ito yung kanyang capacitor ng fan. Siyempre, nandiyan yung compressor. At nandito yung pan motor tsaka yung kanyang blade. Yan. Yung issue nito hindi gumagana doon sa baba yung kanyang evaporator. Chichikin natin yung evaporator doon kung ano nga ba yung problema kasi meron siyang error. Papakita ko sa inyo kung anong error. Bago natin tumamaya ituloy yung pag-check up dito sa condenser niya, punta muna tayo sa baba. Mga boss, meron tayo ditong Daikin na aircon. Ayan, may error siya kung mapapansin nyo. Nagbi-blink yung kanyang light. Tapos meron nakalagay dito na F3. Ayan. Hindi umandar yung kanyang evaporator dito sa loob. Ito ang titingnan natin ngayon. Kung ano nga ba yung F3 na to na error. Kasi hindi gumagana yung unit. Kaya panoorin natin at resolbahan natin yung issue na to, mga boss. Yan, shoutout sa inyo. Mga bossing, yung kanyang error doon, mismo sa kanyang controller, kung mapapansin nyo. F3. Discharge pipe temperature abnormal outdoor unit. Yan ang titingnan natin ngayon sa taas. Ayan, nandito tayo boss sa taas ngayon. Na-check natin sa baba kasi yung problema niya sa baba, mayroon error yung kanyang indoor doon mismo sa kanyang controller. Ang error sa baba, F3. Nakalagay doon, abnormal discharge pipe. Yun ang nakalagay doon sa kanyang error na F3. Ngayon, chinik ko agad. Yung may problema nga, chinik ko yung kanyang thermistor. Mapapansin niyo, ito yung kanyang thermistor. Tinanggal natin to at sinukatan natin ng reading. Wala na siyang reading. Ito kanyang thermistor sensor ng eyesight. Kaya ang gagawin natin ngayon, papalitan muna natin siya temporary. Maghahanap tayo sa ibang unit kasi kailangan tumapagana sa admin kasi to. Kaya abangan natin maya-maya kung pag napalitan natin kung ito nga ba yung kanyang problema, yung mismong thermistor. Mga boss, nakakita tayo ng isang thermistor sa isang unit doon sa kabilang side kasi yung isang unit namin doon, sira yung compressor, hindi pa nabibilhan. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko muna at ito muna yung temporary natin ipapalit para mapagana lang natin yung unit na sira yung kanyang thermistor. Ito buo tong thermistor na to, ang tawag nito thermistor sensor ng high side. Ito yung papalit natin para mapagana natin yung unit. Kasi importante yon, sa admin kasi yon. Sa mga nandyan, sa mga subscriber namin, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aming video. At sana suportahan nyo pa rin kami. At pakisubscribe na lang din. At pakishare ng aming link. At pakihit na rin ang notification bell dyan
para updated kayo sa mga video namin gagawin sa mga pagre-repair ng mga air conditioning. Ayan, ikakabit na natin ito tapos i-update ko kayo mga boss kung hindi na ba magkakaroon ng error doon sa baba sa kanyang controller. Ito nga pala yung ipapalit nating thermistor, pinasok na natin sa loob. Ang pagkabit nito, ilalagay nyo lang ito rito. Ayan, sa may kanyang terminal port. Ayan. Mapapansin yung kulay blue na yan. Wala namang problema kasi naka-color coding to mga boss. Kaya hindi kayo malilito pag kinabit nyo. Tapos dito sa likod, nakalagay mismo ito sa kanyang high side. Papakita ko sa inyo kung saan natin ikakabit. Ilulusot nyo lang itong wire hanggang doon sa loob sa may kanyang condenser. Tapos ikakabit dito yan sa bandang likod. Ito na mga boss yung kanyang thermistor. Ikakabit dito yan sa kanyang high side. Ayan, kung makikita nyo, ayan, high side pipe. Ayan. Diyan nyo ikakabit yung kanyang thermistor. Ayan, mother pipe. Problema na tayong thermistor ng high side. Hindi na nagpapamission, kaya hindi kumana ito. Sasarado na namin. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo dito sa thermostat controller niya, nawala na yung kanyang error, knife tray. Simula nung pinalitan natin ng thermistor sa taas. Yung kasi naging problema niya kung bakit siya nagkaroon ng error, knife tray. Pero ngayon under observation o obserbahan natin kasi maraming dahilan din kung bakit nag-error yung unit na F3 or na Daikin. Ito ay Daikin ha, na 5TR. Na R22 lang yung kanyang refrigerant. Meron din kasing mga dahilan kung bakit nagkaroon ng error na F3 yung isang Daikin. Siyempre pag wala rin na refrigerant, kung may leak, tapos kung mataas yung kanyang pressure ng high side, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng F3. Pero sa ngayon, medyo okay na, medyo hindi na nagkaroon ng error. Kaya, pero under observation pa rin. Ayan mga boss, ito yung unit mismo ng admin. Pa-subscribe na lang po kami. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng aming video at sana supportahan niyo pa rin yung aming mga video na gagawin about dito sa pag-repair ng aircon. Ayan. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.